Hi! Ito ang panindigan mo yan. Kasama ako, si Apoc. Ako isang MC, musician, battle rapper sa Flip Top, artist sa Uprising Records Philippines. At kasama ko si... Ako si Margie. Ako isang writer at editor. Ayun. Yung basically, yung show na to ay tungkol to sa mga pinag-aawayan, pinag-debatehan. Kadalasan ng lahat, no? At bakit din namin ginagawa to kasi, ayun, kami ay mag-partner, mag-jowa, o kung ano man gusto yung term for that. Oh my God! Wow! At ito. At wala kaming magawa. Wala kaming magawa. Kaya namin gagawin to. Ngayon, so, ayun. So, yung show na to, each of us will have 1 minute to defend kung ano man yung side na pinili namin sa topic na pagdedebatehan. And pagkatapos nun, may tig isang minute kami para sumagot dun sa sagot ng isa. Tama ba? Oo. Okay. So yun. So yung topic namin for today is online dating apps versus yung traditional way of dating, yung in real life. Ayun. So yun. So ako, ang side ko is mas trip ko yung more traditional or in-person dating kesa sa online or dating apps na paggagamit. At so ako, yun. Mas dating apps talaga. Especially based sa experience ko the past few years. Okay. Round 1. Fight! Okay, naset ko na yung timer. Apoc, handa ka na ba? Yes! Okay. And go. Okay, ang more traditional, syempre mas natural 'yon pag may nakikilala ka through a mutual friend based then from personal experience, yung hindi mo ina-expect biglang yung love at first sight ando doon eh, nawala sa ano, sa online dating apps na paggagamit. Ando doon din yung magic na yung natural progression na kikilala mo as time passes by, na mas nakikilala mo, as mas natitripan mo yung tao. Yun yung nawala dun sa online dating app eh. Yung ganung natural na progression ng feelings. Kaya mas trip ko yun based on experience din. Based on experience na something I experienced in the past. Kaya mas trip ko yung natural ways of dating. Yun, mas masarap sa pakiramdam, mas magical, ando doon din yung magic. Ayun. Panis. Okay. Round 1. Fight! Okay, so, first round naman. On Margie. In 3, 2, 1, go. Saan tayo nakakilala? So, Bumble. Anong Bumble? Dating app. Oh, see. And I think, yung sasabi mong magic, actually magical, kuno, yung pagkakilala natin. Kasi, in a sense, I wouldn't have met you if it weren't for that app. Kasi iba yung circles kasi natin. So, ikaw nasa hip-hop circle, ako mas nasa writer circle, and kung tutusin, talagang hindi kita makikilala ever in real life, honestly. Kahit na actually medyo magkalapit yung areas natin. Yun. So, parang ang ganda ng coincidence that you get to meet, not coincidence, ang ganda ng feeling that you get to meet people that you really wouldn't have known na may connection na genuine naman pala. So, yung connection na yun, natural naman din yun eh. Wala naman yun dun sa kung sa phone or sa real life mo siya nakilala. Yes! Okay. Daya, pag sino yung nauuna? Rebuttal agad yung unang round. Okay. Round 2. Fight! Okay. So, ito na yung second round ni Apoc. Second and last round. Yes. So, get your brain juices flowing. Isip ko na eh. Oo nga eh. Paano yan? Sige ah. Ready ka na? Mm-hmm. And go! Okay. Eh nga, syempre may mga advantages nga naman yung mga dating apps, pero at the same time, syempre
yun nga, going back, ando doon na kasi yung motive to begin with of dating. Kaya mas trip ko yung magical. Kasi something unexpected eh. Sa dating app, may pakay na kayong dalawa na dating. So, it takes away that experience na wala kang intention talaga, biglang madedevelop ka doon sa tao. So, yun. So, I'm not saying na sobrang bad ng dating apps. Mas preferred ko lang yung traditional. Kasi, yun yung mga wala na hindi mo makukuha sa dating app. Not to mention, syempre, puro strangers. On the negative side of things, siguro, puro strangers. And dyan yung mga psychotic na hindi mo, wala talagang may chance sila para i-hide yung identity nila ando doon. Although, yes, meron din sa personal life nun. Pero at the same time, mas talamak doon. Yun. Damn. Ano pong gusto sabihin? Round 2. Fight! Okay, round 2. On Margie. 3, 2, 1, go! Ayun, actually may problema ako dun sa meeting people in real life. Kasi, ang tawag dun, ayoko yung magiging kayo ng isang tao na within your friend circle. Tapos, paano kung nag-break kayo? So, magkakaroon ng, parang hindi lang ma-affect yung relationship mo with that person, ma-affectan yung relationship mo with your entire circle. So, magiging awkward. At minsan, yun, magta-take ng sides pa yung mga kaibigan mo, or pag lumalabas kayo on a weekend, post or pre-pandemic, alam mo yun, parang hindi na, it's not the same, it's going to be really painful. And I just don't want that kind of complexity in my life. I would rather that I meet someone na kung hindi kami magiging successful in the end, at least mawawala siya sa buhay ko kasi tapos ka. So yun, no? So kayo, ano tingin nyo, ano mas trip nyo based sa experience nyo, judge nyo sino yung una sa lahat, sino sa amin may mas punto, no, sa traditional way of dating or sa nowadays na online, no, dating. Get with the times, be on the right side of history. Okay, yun, so put in the comments at ayun. And kung may topics pa kayo for future episodes na gusto nyong makitang pag-awayan namin, go! Lagyan nyo din sa comments. Ayan yun. And lastly, syempre, don't forget to subscribe, like, and share this video sa mga tropa. Lalo na yung mga mahilig sa online dating at kung hindi man, yon. So, ayun. Laganap natin. So, ayun. Ako si Margie. At ako si Apoc. Ito ang panindigan mo yan. See you sa episode 2. Peace out. Bye-bye.